Alright, so good day everyone. So para sa ato ang activity 3, so allow me to demonstrate how to do the architectural page of the technical drawing ato ang i-kuha, no? Inyuhang i-submit sa kuha. Okay, so to do that, di ba na ako'y gipa-download sa inyuhang bagong template. So that template is intended for A3 nga size nga papel, no? So kaniadto, I was setting it for A1 kasi ang A1 mangod is actually mura siya og halos kasing size sa tracing paper. So dati we usually use tracing paper tapos ang copy sa tracing paper ipakuha na siya, ipa-reproduce na siya og blueprint. So muna nang gitawag nato nga blueprint. So maka blueprint lang ka pag naa kay copy from the tracing paper, no? Pero sa karon is ang building official is mudawat na sila og A3 nga size nga papel. So as we know that ang A3 nga size nga papel is much convenient compared to using the tracing paper then ipa blueprint nimo. Kay ang kuan karon is ang A3 pwede ra nimo siya ma-photocopy. So less ang imuhang magasto compare sa katong tracing mismo nga perting dakua. So mugasto pagkag tracing, mugasto pagkag pa-print, mugasto pagkag pa-blueprint nya lima tag lima ra ba nakakopya, no? So my suggest to you class is to make use of A3. So since mudawat naman sila ng A3, so A3 atong gamiton, no? Okay. So ang una natong buhaton class, di ba nag namantay ang inyuhang work ninyo nga ang inyuhang gi-work nga floor plan is naa diri sa may template, no? Tung karaan nga template nga ako ang ipa-download sa inyo, ha? No? So, nadire, no? Atong buhaton is i-copy na to siya o ibalhin na to dito sa tuang bagong template. Okay, so tapos naman taan eh, no? Okay, so next is kaya itong kinahanglan lang natong buhaton to copy this one, kining floor plan. Okay, so more man importante. So we will copy the floor plan. So pwede din mo Control-C. Control-C dayon open na po taog katong file nga itong bagong template na to. O i-paste na to siya dito sa tuang model nga tab, no? Dari sa may model. Tapos i-paste na to siya somewhere, no? So Control-V. So na siya. So don't worry class, kay ang iyahang kuan niya, ang iyahang scale, iyahang dimension, iyahang formats, iyahang units is just the same as the previous nga template nga gigamit nato, no? Naka meters gyapon siya. So therefore, pag i-kuan nato ni siya, pag i-export nato ang export or import ang gikan sa SketchUp, so compatible gyapon sila og units. So ang ato araw magitanaw nato is compatibility, no? So kung gusto niyo nga compatible ang units sa SketchUp o sa AutoCAD, make sure nga ang inyuhang units ninyo is parehas, no? So to set the unit, so dire mo sa format tapos units. Okay, so makita ninyo kung giset na ko nga format is in meters, no? Tapos it should be nga ang length niya is decimal, dili fraction. Okay, so dili fraction, architectural or something. So, architectural is medyo kwan siya, no? Fraction siya. Pero, di ba, sanay man ta sa decimal. Then, decimal is in degrees when it comes to angle. Decimal degrees. Pwede po nimo i-set into degrees, minutes, seconds. Pero, my advice is, since di man ta magkwan karon, di man ta maggamit og katong bearing, so usually naka decimal in degrees na siya, no? Okay, so since nga nakuha naman nato siya, na-set na nato siya daan, so wala na tayo problema, di na tayo mangilabot. So ang ato alang buhaton karon is ang katong mga elevation views gikan sa SketchUp ato ang i-import nato dire, no? Or let us say i-copy, no? Okay, so since na-open naman ito na ito ni siya, na-copy na nato ang itong atong floor plan, so i-close na nato itong atong daan nga template, no? Okay, so ang atong ipabili na lang nato isang template sa A3. Okay, so next atong sunod buhaton is i-open na nga ito ang SketchUp, no? Nga katong gisave na ito nga SketchUp nga model.
So it could be it take time to open. Okay, so before anything else class, so let me introduce to you kung unsay makita sa ato ang sheet diri sa ato ang architectural. Okay, so ato sang i-minimize ni. Okay, nagloading pa siya no. Tutod lang, tutod lang. Okay, tutod. Kiba pa nang okay na mga toolbars. Okay, so mooning tulo ka sheets nga inyo hang ipasa sa kuha pero ayaw lang sa ning iwan no. Ang inyong ipasa nyo sa kuha is ang A2 ug ang A3. So unsay makita nato sa A2? Okay. So ang direct class is ang inyohang logo no. Logo or inyohang ano, inyohang seal nga inyong buhaton. Anyway, ako ang seal ni siya no. Kung pwede i-delete na lang ninyo ni siya no. Kay ako aman ni eh, no. So ako ani siya no. So na IA tapos B tapos P. So ABP no. Amadios birongan palmata. Okay. So palihog lang kog delete ani no. So nakalimtan na kog delete ang ako ang logo. So dire ninyo since presumably kamo ang inyo kamo ang engineer. So pwede nga i-set niyo or ibutang niyo yung pangalan diri ah. Then with regards sa owner, mas kinsa niyo ibutang no pang kinsa man niyo hang imaginary nga owner no. Okay. So nakaset na ni siya daan, you have the proposed one story residential building. Ang kulang na lang is the address no. Okay, kung asa na siya dapita. So ang makita ninyo dire is we have the elevation, left side elevation, right side elevation, rear elevation for the A2 no. Next is for A3 nga sheet. Okay, so we have ground floor plan, second floor plan. Since nga wala man tayo second floor plan kay ground floor man ni siya, so pwede nato ni i-reason later on. So ato ni siyang i-modify ang ato ang sheet no. So ang importante dire is may pakita nato ang section through AA and section through BB. So meaning to say this section is presumably ang balay daw is murag ato ang gihati no. Gihati nato siya into section para makita nato ang sulod no. Okay, so ang purpose ana niya is para ma-determine nato ang level sa ano sa flooring no. Okay, sa flooring. Okay, naman tayo flooring lahi og kanang elevation no. Parehas anang sa CR o sa living room or something no. Depende. Okay. So mo ni siya ang sheet nga A2 o A3 nga inyong ipasa sa kuha. While sa A1 ipaiwit na lang nato ni siyang sa A1 no. Okay. So ang makita nato sa A1 actually diri sa taas is the perspective no. Pero ang ato ang perspective view nato is gamito nato siya render no. Tong ato ang gihimo nato nga model magrender ta dito. So ato ang gi-expect nato nga makita dire is kanang murag realistic no nga dagway sa ato ang building. Then we have the vicinity map. So kabalo naman ta unsaon ang paghimo ng vicinity map. Then the site development plan. Okay. So ang site development plan magikan dito sa proposed ninyo nga lote nga mooy inyo ang tukuran. Since nga wala ko na propose og lote para sa inyo ang inyong tukuran, wala ko nag-require sa inyo ha. So pwede lang sa no nga maghimo mo og imaginary nga lote no. Okay. Kuha lang, mahimo lang mo kadang square. Okay. So ang paghimo pud ninyo sa unta sa kwan class no kanang sa iyang lote, it should be nga somewhat mura po siya tinuod no. Okay, since nga buhat-buhat raman ni siya, but in actual ang site development plan is somewhat similar sa katong gibuhat nato sa sketch plan no. Nga kadto bitawng gimuan nato og kuan kanang close traverse no, giporma natong porma sa yuta no. Okay, gikan sa technical description. Okay. So dayon ang ato ang i-indicate dito kung asa dapita sa part sa lote dito ang nakashade. Meaning to say ang nakashade nga portion mo to ang floor area. Then specify nato kung pila ang iyang distansya gikan sa property line. Anyway, I'll show you how to do this site development plan, no. Okay. So muna siya, no, architectural. So let us go back to the SketchUp. Okay. So take note class ang camera nato is naka perspective view ni siya.
So atong buhaton is naka parallel projection siya dapat. So ato lang siyang buhaton is tanggalon sa nato ning tao. So i-move lang nato ni siya, ato lang ipadaplin kay wala ni siya ilabot, no. Kung naamoy mga kahoy, mga kutsi, tanggala, no. So gusto nato makita is ang balay, no. So di nako gusto makakita ang mga dekorasyon-dekorasyon, no. Okay, so ang balay ang ato ang i-feature, no. Okay. So since nakaset siya into perspective, so we will switch that one into parallel projection. So pag naka-parallel projection, so nakaingon ni siya. Una natong i-project is ang makita nato sa una sa kwan sa A2, ang front elevation, left side, right side and the rear elevation. Okay? So ato siyang i-switch ang camera nato into standard views the front. Okay, so muna ang front, di ba? Okay, so let us go to file. So naka-arrange na siya class. Make sure nga ang arrangement ani niya naagid mismo dire sa ato ang screen, no? Nasa sulod siya sa screen. Kay kung wala siya class, wala siya maigo dire sa ato ang frame sa screen. Okay, sa ato ang workspace na kuan siya mura siyang nag-crop. Okay. So let us go to file, then atua siyang i-export, no? Export into dili 3D model kundi diri sa 2D graphic. So export 2D graphic, no? Okay, so ang inyong buhaton nato diri, export nato siya dito sa atuang folder, no? Okay, so atuang export as front. Okay, nganla nato siyang front. Pero ang ato ang save as type nato is dili JPEG but AutoCAD DWG, no? DWG meaning to say drawing, no? AutoCAD drawing. Okay, so AutoCAD drawing then export. Okay, so export out, okay. AutoCAD export audit. Okay, so okay, then minimize nato. I-open nato ang katong na-export na file. So asa man to? Front. Okay, dara front, no? So i-open. Okay, dara, no? So atua siyang i-copy, no? So pag-copy, i-control C nato. Then atong ibutang dito sa atuang template, no? So direta sa atuang model nato siya ibutang. Okay, so model control V. Okay, mas may siguro class nga magbuhat tag boundary dire, no? This one is para sa architectural. Architectural. Okay, so ito lang padakon. Isi. Okay, so architectural ni siya dito dapita. Okay, so naanatay front, no? Naanatay front. Next, atong sunod na to nga buhaton. Okay, ato lang tong i-close tong kuan, tong exported nga file nga front. Okay, no. So ang nabilin is kaning template, no? So balik ta sa SketchUp. Okay, pwede pod nga dili nimo isaysahon o balhin, isaysahon sa nimo sila og export, no. Okay, humana ta sa front, let us go to camera, then standard views, next is ang left. Okay, so we have the left, so ato siyang ipan. Okay, move na to stunga. Then ato ang i take note class ha. Dapat naka-parallel projection dia siya, wala naka-perspective, no? Parallel projection, balik-balik ko nako. Parallel projection naa sa camera, naka-check ang parallel projection. Okay, kung naay mo pa sa gani nga naka-perspective gani siya nga nakakuha naka-side view, di ko musugot, ipa-repeat yun ako. Okay. So next, atua siyang i-export as 2D graphic. Then so nganla nato ni siya og left, no? Okay, left. Take note ang save as type is AutoCAD drawing file or DWG, then export.
Okay, so atuo na to, i-open tong left. Dayon ato ang i-copy. Control C. Then ato ta sa to ang template. Control V, no? Okay, so i-check sa nato ang ato ang object snap. Okay. Yan. Okay, so pwede pod nga nganlan nimo ni siya daan, no? So para dili mo mag-confuse especially ang kanang mga left o right, no? Okay, so nganlan nato ni siya og front. Anyway, temporary lang ni siya nga pangalan class, no? Dayon left. Okay, so i-close na to tong left nga exported file. Then balik ta sa tuang SketchUp, no? So man atong left. Okay, diri na punta sa right. Okay, so since naka-arrange na siya, so we go to export 2D graphic. Then save na to as right, no? So right, then AutoCAD drawing file, export. Okay, para madali, atuan na lang kung buhaton ang sa may rare. So ang rare is debug, then export. Okay, pangutan na, sir, makuan ba nato na sila, sir? Ma-export ba nato sila sa usa ka file? No. So dili nato na siya ma-export sa usa ka file. Ang may tabuan na class, posible nga yang you'll be right niya. Okay. So isa-isahon gyud nato siya. Okay, so this is the rare. Then export. Okay. So ang sunod ani class, okay, so mobalik ta sa camera nato perspective. So humana naman ta sa upat ka views. Okay. So humana na ta sa upat ka views, kini kompleto na ni sila. Dire na punta sa A3, no? So ang kulang nato dire sa A3 is anyway, delete man nato ning second floor plan. So ang mabilin na lang is kining tulo. Ang kulang na lang nato is ang section through AA and section through BB. So ato asang kumpletuhon ang mga kuan class, no, mga details sa SketchUp, no, og sa AutoCAD. So at this portion maghimo ta og okay, atwa lang sang i-kuan nato, no, i-save lang sa nato ni siya. Ipadaplin sa nato ning AutoCAD. Okay, save sa nato, dayon ato ang i-close. So mag-focus sa ta sa SketchUp, maghimo ta og section nga view. So to do the section view, okay, so it could be either that we can use the camera or let us say view. Okay, so we can go to tools, then we go to section plane. So pag kuhanin mo sa section plane class, manguta na siya kay unsay pangalan sa section, kay 1. Then symbol, okay, pwede ra pod 1, no? Okay, so then i-place na to. So makita ninyo is naka-plane siya, no? So naa mo'y option. First, ang section through AA is it could be either ang pag-cut niya is at this portion along the red axis. Then ang B ni mo is naka one siya, no? Naka green axis, no? So we need to say pag green axis dire ka nag-cut nga section. So kung red or let us say section through AA is dire, okay, mo ni mo ang section through AA. So magpili lang ka sa duha. So ang ako ang assumption dire class is ang section through AA nako is dire siya along green. Okay. So it should be para mo kuan siya mo parallel ang imuhang section cutting plane, dapat itudlo nimo ang cursor diri sa wall, no? Okay, pag tudlo nimo diri sa wall, i-click nimo pack. Okay, so muhatag siya og section plane. Okay, kung makita ninyo class, di ba? Oh, makita nimo ang solid.
no? Right. So na lang tay kuan class, na lang tay kumpletohon. So ato lang ni siyang i-move nato. So to move this one, we need to use the move command. So kumpletohon lang sa nato ang ilalom. So check, paki-check daw sa ilalom class kung nahalo ba siya. Kung nahalo siya, so butangan nimo siya og line, no? Okay, para mo-close siya, no? So make sure class nga mo-close ni siya. So mag-create siya of plane. So imuha nato ni siya og plane. Okay, so naimuha na nato siya plane class, no? So para dili na siya halo, no? Okay, so halo gid siya, no? Lang nato ni pansinon. Okay, so as long as okay, naay plane ang imuhang dire. Okay, so sunod na tong buhaton is to do the section through AA nga plane. So para ma-move nato ni siya, okay, use the move command, then i-click nato ang kadning section plane. So i-move nato siya kung makita ninyo class. Okay, dire nato i-move kay para dol-dol. Okay, click nato ning ato ang plane. So makita na to class, magkanaman na o ka-expose ang solid, no? Okay, so ang gusto na ko ipakita class is ang ipakita na ko ang portion kung asa dapita na ay CR. So ang CR na ko is somewhere dire, no? So makita man ninyo dire, ang CR is mailhan man ninyo na ay bintana nga naka one kanang naka hinge siya, no? Okay. So ako siyang i-cut dira through nga portion pack, no? Okay. So mo ni atong CR, right? So kung makita ninyo dili sila parehas og elevation. Okay. So mo na nga ko ang section through AA. So akong buhaton direta sa to ang camera, balik ta sa tong parallel projection and we project the let us say right. Okay, so after nato ma-project ang right, i-place nato dere, ato ang i-arrange nato ang ato ang view, then we go to file, then ato siyang i-export as 2D graphic. Okay, so we type section AA, then export. Right, so nanatay section AA. So i-move nato ni siyang balik. Then maghimo tag another plane, section plane dirita sa tools, section plane para sa tuang section BB. So place nato siya dire, click nato siya sa my wall dire, no? Right. So mo ni siya ang atuang section BB. So ato siyang i move. So kini nga section na kung gusto. Ganong ikaw may mulihok. Okay, mas may siguro og i-delete nimo ning ko ano isa ka plane. Okay, so kini na lang ang mabilin. So ang i-move nato is ang akong gusto na ko ipakita is ang CR na pod sa picas, no? Right. So moni siya ang atuang section BB. Okay, so we go to camera, standard views, so front. So moni siya ang CR dire sa atuang master's bedroom, right? So moni siya ang ako ang gusto ipakita, no? Ang kining level sa iyahang CR, no? Okay, so since ang kininga kuan CR is wala makita dito sa section AA,
So ako ang kuan ipakita na kuni siya sa section BB, no? So kung unsay wala na imo mapakita dito sa section AA, pakita nimo sa section BB. So ang ato lang yung primary concern nato dira is ang section kung asa na ay difference sa ilahang elevation sa ilang flooring, no? Okay. So pwede pa nato i-move class, no? Kung asay mas appropriate nato siya i-move nga kuan nga view. Okay, kanang makita siguro ang mga portahan, no? Okay. So kana, no? So we go to camera, then sa front. Okay, so i-arrange lang nato. Dayon we go to export, then 2D graphic. Ayo dili mag section slice kundi 2D graphic lang gihapon. So section BB. Okay, so humana class, no? Humana ta sa ato ang SketchUp. Okay. So right now, save nato ni siya. So balik ta sa tong perspective view. Okay, save nato. Then i-close na ni, no? Okay, so let us now go back to our AutoCAD. So itong buhaton is itong mga gipang export na to, ipangbalhin na to sa to ang template. So open na to atong template. Then i-open na to itong mga portion nga ato ang gipang export nga mga views, no? So atong na-export na to isang front ug ang left. Okay, so balik ta sa model. So nanatay left, ang kulang na lang is right. Right and the floor na may floor plan, no? And the rear. Okay, next, muni siya ang floor plan. Okay, type ground floor plan. And we have the section AA. Then we have section BB. Okay. So ipang-open na to itong mga kuha na to, ipang-export such as ang right, no? Unahon na itong right. So ato ni siyang i-copy. Control C. Okay, ato ta sa ito ang template na workspace. Control V. So make sure nga magka-level sila, no? So para magka-level sila, i-dalo ni mo ang cursor, i-tapat ni mo yung cursor dire sa point niya. Make sure nga naka-activate ang imuhang object snap nimo. So para ma-activate ang object snap na dire sa may pinakababa nga portion, tapad sa polar tracking, no? Object snap. Okay, so nanatay right. So i-close na to ang right view, nag-export. Okay, so let us go to rear. Okay, so copy this one, control C. Then go to the template, then control V. Make sure nga level sila. Okay, kini sila level ba ni? Okay, level sila. Okay, next ang ato ang section AA, no? So i-close nato ning rear. Let us go to section AA. So section AA ato ang i-copy, control C. Then we go to template. Next is ang section BB.
Right, so we have the complete, no? Complete views. We have the front, side, right, the rear. Then we have A3. Okay, natay ground floor plan. Then section through AA and section through BB. So ato lang niyang i-delete ang atoang second floor plan. Well, not totally delete plus. Ang atong button is padaplin lang, no? So i-move lang nato niya sa kilid. Okay. So ang sunod dere. Okay, take note nga nani siya sa sheet A3. So make sure nga nakabutang dere is A3, no? Medyo na kalimtan ako ni dere dapita. Okay, so that is sheet A3, then ang yang number 1, it should be this one is 2. And this is 3. Alright, so since wala man tay second floor plan, so atuan ni siyang ipadaplin ni siya nga view, no? So ang atong ipakita lang ato diri is ang ground floor plan. So ato siyang i-centralized class. Okay, take note of the scale. Ang atong scale nga ginagamit nato diri is 1:100. So make sure nga muhaom siya sa 1:100. If ever dako ra kay siya or gamay ra kayo, well ato siyang i-adjust into a visible siya nga itsura. Okay. So unsay kulang nato diri sa ato ang floor plan. So ang kulang nato sa atong floor plan diri is dimensions. Same true diri sa ato ang mga elevation views. But before that one, okay, so ato siyang ipang-arrange na to direct. So it comes to front elevation, okay, click na to yung border. So i-check na to kung naka-display lock ba siya. Okay, so naka-display lock siya. So ato ang i-disable. So we put no, no? Itong settings. Okay, pangitaon na tong front elevation direct class. Okay, so makita na to ang front elevation direct. So gwapo gining magbutang taani, no? Kining border. Okay, para makita na to siya. Okay, so let us go to front elevation. Atong i-arrange na to siya, but take note, we have to use the appropriate scale. It should be nga naka-scale siya into 1:100. Okay, so that is 1:100. So ato lang siyang ipan. Okay, patunga lang na to siya. Dayon, ato ang i-double click sa kway. Escape, double click sa gawas. Then atuan na siyang i-display lock. Okay, display lock. So, yes. Next is sunod direta sa tuang right side elevation, but before that, so we need to check kung naka-display lock ba siya, no? So, i-click na to ang border. Okay, naka-display lock siya. So, ino na to. Okay, check po na tong uban, no? Kung naka-display lock po ang uban. Okay, so pang no sa nato, then ang dire ino. Okay. So we go to the right side elevation. Okay, double click nato ang dire nga portion, pangitaon nato tong right side, no? So kung dili niyo makita class, so i-type lang inyo Z, then enter, then A para all, no? Then press enter. So right, so the arang right. Okay, so go to the scale. Should be, we make use of 1:100. Yun. So we'll click sa gawas. So ato na siyang i-lock. So move lang na ang border gamay. Okay, kadili siya lisod i-click. So ato ni siyang i-display lock. Okay, so murag wala pa siya masinter, no? Okay, so balik na to. So ato siyang ipan. Okay, patunga lang na to, no? Okay, double click. Pan. Okay, may nagpan na itong gamitong class. Inbis nga kuan, no? I-hold ang middle mouse. Okay, may tabo mangun niya. Basig makakuan siya ba, no? Ma-disrupt ang iyahang scale, no? Na itong iset. So we go now to display lock. Okay, next,
we go to left side elevation. So naka kuha naman disable yung display lock, pangitaon natong left side elevation. Okay, darang left side. Okay, so we go to the scale 1:100. Make sure class nga kanang theoretically nga medyo tupong sila no sa inyong pananaw or naka-centralize siya diri dapit. Okay, so okay na, no? Then display lock. Yes. Okay, next is the rear elevation. So ang sa rear elevation, butang nato ang rear elevation dire. Aning rear, no? Then 1:100. Then pan para ato lang siyang i centralize lang nato, dapat magtungod sila class, no? Especially dire, no? Tungod dapat sila dire. Then ang dire pod. So at least murag naka-center siya, no? Okay. So down gamay. Siguro gidaon nato siya gamay. Kinapatay pamutang sa taas, no? Down gamay. Okay, escape. Okay, display lock. Okay, sa drain apart, ato lang siyang i-down gamay, no? Okay, disable sa natong display lock. Then pan. Okay, so dili sila tupong. So let us try to okay, so pan. Ito lang siyang i-try nga tupong. Mago na siya makuanggap. Okay. So approximately nakatupong na siya. Okay, so we have to display lock. Okay, again, okay, what is the significance of display lock? So kung i-double click nimo nag-usab, so dili na na siya makuan. Zoom out, zoom in, zoom out pala nimo, so dili na na siya mahilabdan. Okay. So check nimo class ang ilahang scale, it should be naka 1:100, wala naka decimal, no? Then dire 1:100, 1:100, 1:100. Okay, next dire na punta sa tuang A3. Okay, so check first kung naka-display lock ba siya. Okay, so disable sa nato pati ni dire. Okay, so we will put the ground floor plan here and we will make use the 1:100. Okay, 1:100. Okay, so ato lang siyang ilayo gamay, no? So ipan. Okay, magbutang ta og dimensions manggod. Okay, dimensions dire, dimensions dire, dimensions dire. So dako-dako ra ba yung garage. Okay, pwede po nga ibaba nimo ni siya gamay. So para makita. Then kini medyo itaas-taas nimo gamay.
Alright, so let us go to section BB. So pangitao na to tong section BB. Okay, so muna yung section BB. Then make sure nga naka 1:100 ta. Okay, so double click. So there, by the way class, display lock na to siya. Then there po sa my section BB. Okay, next is ang section through AA. Okay, we have 200. Then ato lang siyang i-center. Make sure nga enough nga mabutangan siya og kini nga to ang dimension. Then yes. Right, so manata sa ato ang pag-display sa ato ang sections, no? And the ground floor plan sa I3. Okay, so balik ta sa ato ang model. Okay, medyo na lang tayo i-correct sa itong model. So make use, make sure na pangwaon sa nato ning ato ang mga labels, no? Kay murag magkuan magud siya, magduplicate. So pwede mo siya i-delete, ibaba lang mo siya or i-delete na lang, no? Sumayo. Balo naman ka unsa na sila. So okay, so butangan lang nato sila at walang i butangan nato finishing. Tangan lang nato sila ground line. So using the PL. So copy nato ni siya, butang nato dire. So kapihan lang nato siya baseline. Then palihog kog kuan class, inyuhang i-highlight tanan. Then click nimo dire as zero nga layer. So nana sila sa isa ka layer, then change the color ito by layer. Okay. So naka-layer, parehas na sila tanan og color, right? So na lang tay i-correct dire sa ato ang kuan class, dire sa my section. So ato lang ni siyang i-trim or dita si trim na to. Okay, so ito lang ni siyang i-explode, no? Okay, medyo na ay naka-block. Okay, natin yung explode. Then the report. Okay, so we'll just simply delete the unnecessary lines. Kinama ko yung mga lines nga katupang part siya sa kuano,
section which is that dili siya angay dapat makita. So since kini siya nga wall, kini siya nga wall, dapat ini siya makita, no? So inyuhang buhatan, inyuha siyang ikuan, no? I-finalize ninyo ang inyuhang section, no? So since dire is wall naman ni siya, so it should be this one. Kini suportahan na ko ni siya, class. Okay, frame suportahan. Okay, so ito lang ni siyang i- dagan kay nga duplicate nga lines. Okay, so muna siya ang dire sa may kwarto, sa master's bedroom, muna ang yung CR. Then kini siya is sa may kitchen, no? Sa may kitchen na side. Okay, so this one is muna siya ang katong kadubitong division, partition, no? Partition sa living room o sa may dining, no? Tapos mo ni siya ang kitchen dito sa tumoy. Okay, so dayon mo ni siya ang katong CR sa common nga CR. Okay, so by the way, ito lang ikapihon tong kuno. Tong gihimo nga polyline. Wala yung pagkabaga. Okay, next. Okay, so ito lang siyang i-finalize ang atuang dire, no? Sa atuang section AA.
So this one is wall ni siya para sa CR. Then kani siya dapat ini siya makita, no? Kini siya nga mga lines class is sa kuan ni siya, no? Sa dito ba sa may portion, hagdanan nga portion sa may exit. Okay, so kini siya nga label dire, it should be nga kini siya sa CR, no? Then kini nga label is sa kitchen, no? So wala ni siya nga line. Then kini nga line. So kini siya dapat is mo ni siya ang wall sa CR, then mo ni siya ang portahan sa CR. By the way, wala pa nato na finalize, no, ang sa portahan sa CR. Eh, wala nato trabawa. So ako siyang i trim. Okay, kini siya dili class is the partition. Okay, partition sa living room o sa dining area. So, ang sunod na buhaton na ni class is magbutang taog mga hatch, no? Okay. So, magbutang tag hatch. So, we have natay hatch drawing icon or type H, no? So, mamili ta og pattern sa hatch. Okay, it should be nga similar sa atong ibutang nga one, no? Material dito sa atuang nasa SketchUp. Pero since kung unsay close niya nga kuan, itsura, sumo tong ibutang, no? So pareha aning brick, no? Or this one, no? So usually brick. So add pick points. So i-try nato kung tama ba yung scale. So dako ra kay siya, no? So escape. Muna to siya o 0.5 ang scale. Or let us say, yes, 0.5. So, add pick points. So, na-reduce. Okay, reduce pa na to siya into 0.3. Wait. Wala. Right, so take note class nga ato ang kuha nato is kung gusto nato nga ini-click nato sa hatch is ma-click na sila tanan, so i-check this associative. Pero kung di ni mo gusto nga one class, gusto ni mo nga sila nga independent, so pwede ni mo siya i-uncheck ang associative. Then okay, okay, press ani, click na ko siya. Okay, so kini siya nakaset man siya daan nga associative na associate, no? Okay, so kung gusto nimo nga kuan sila class, okay, direk nimo ka sa direk nimo iset sa properties.
Okay, sa properties, it should be nga dili siya naka-associative. Okay, so wala diri, no? So, yun na lang. So, never mind. Next is, okay, diri, gamit mata og hatch. Okay, diri dapita. Gamit batag material nga hatch? Wala, no? Okay, wala diri. Alright, so ang sunod diri is magbutang taog mga dimensions. Ang dimension class diri na nato buhaton diri sa ato ang template, no? So right now, okay, so diri sa ta sa ato ang model. Diri magbutang sa ta diri og kanang hatch diri sa ato ang atop diay, no? Okay, para sa ato ang atop, so we'll make use of this one, no? Okay, so long span man ang ato ang atop. So press okay, but take note ang iyang angle niya is naka 45. Okay, ni-click na to dire. Naka 45 at pick points. Okay, so pangit, no? So ngita taglain. This one. Okay, so okay siya, no? Okay, so mag-hatch na po ta. Okay, add pick points. Dari. So, dili na ninyo ni-appealon si Picas kay naman siya sa Picas side. Okay, wala na ilain. Wala siya na-hatch. Okay. Next is sa ato ang kuan class, sa ato ang floor plan, okay, we need to indicate the symbols para sa ato ang mga doors and windows, no? Okay. So maghimo ta og okay, circle. Kamo nay tantya kung pila ang inyo ang kuan sa circle, no? So indicate ninyo as D1. Okay, so we'll make use of other type nga text class which is Arial CE. Okay, para mas klaro. Okay, sa kuan mga gold class, inig-print na ni class, kinibitong kuan, default nga Roman. Okay, mural mga gold siya glinya, so dili kay siya maklaro, no? Okay, so ato siyang i-type na to as D1. Okay, D1 para sa door 1. Okay, butangan nato slug symbols. So, sa door 1. Okay, bawas-bawasan lang nato medyo gamay ang ano. Should be nga murag mga ka-ohm siya direct. So, take note class, tanaw na to siya sa sheet kung ang iyahang symbol niya haom ba siya sa atuang text. Okay, kung ikumpara na to iyahang size, okay. Okay ang iyahang size, no? Maklaro siya. Okay. So, we have D1. Then, ang D1 na to is 1 meter. Kini siya is 0.9 man siya. So, ato ang equal class, i-categorize nato ang ato ang doors based on sa ilahang width. So we have dito ni siya kay 0.9. Kini siya is D3. Parehas naman nila D3. Okay, then sa CR is D4. Okay, make sure nga dili siya mag-interfere sa ato ang mga objects.
So this one is dito. Okay, kung masulod siya sa swing class, butangin mo sa may swing. So make sure nga dili siya mag-interfere sa ito ang mga object. Okay, so alisdan lang nato ni siya class into CR na lang or TNB. Then I change nato ang iyang font as Arial CE. Change na to ni siya as bedroom 1. So change lang na to yung font niya as Arial CE. Okay, so para madali ta class, so type MA. Okay, dili siya, dili siya masugot. Okay, ay nalag pugsa. So this one is bedroom 2. Then we have master's bedroom. So this one is TNB. Then the kitchen. Okay, so we have the doors. Now we go to the windows. So mag-start ta sa window class katong pinaka dako-dako siya og dimensions. So far ang atong pinaka dako nga dimension is kining diri sa may living room, no? So by the way class, naatay bintana day diri dapita, no? So atoa siyang butangan. Okay, natay bitana day diri somewhere, no, sa tuang dining. Okay, we forgot about that one. So, kuha na lang siyang i-mirror.
Okay. So, ang sunod na itong buhaton dire class is to remove the boundaries sa ito ang floor plan. So, ito ang limpiyuhan na ito ang floor plan. Pero, ibilin lang na itong boundary para sa ito ang portahan. No? Okay. So, i-trim na lang na ito. Then, more likely, ang sa garage. Ibilin lang ko na ito. And sa CR. Okay, sa kwarto. Okay, so wala naman siguro, no? So we can now remove the boundaries. Uy, diri wala pa. Oh, before day nato na buhaton class, modi na itong basihan sa kuano, sa dimension. So ayaw sa mo basta-basta o delete, no? Okay, so please go to A3, butangan sa din ninyo dimension daan before niya siya i-delete. So kung magbutang mo og dimension class, okay, so type DLI, so meaning to say dimension nga linear. Okay, so ang dimension nato nga linear class, take note, atong indicate diri sa may likod nga portion, sa may rear nga portion is kanang portion diri nga naa siya yung mga lines, no? Take note nga diri ta sa template magbutang is because just in case og mag-move down or kana mag-zoom in zoom out siya, so ligtas ta diri, no? Then with regard sa scale, tama ra pud ay ang scale nga matag. Okay, kung makita ninyo nga atong dimension is pretty kagamay kayo, no? So atong buhaton is i-set nato ang dimension first. Okay. So to set the dimension, we have to go to type D, then press enter, then modify. Okay, change lang na to ang text size into let us say 0.5. Then we have, okay, 0.5 lang sa, no? Tanaw na to kung sa iyahang itsura. Okay, so wala siya, no? Kulang pa ang 0.5. So ato siyang i-set na to siya as, okay, modify text type mo na to siya og 1. Okay, so let us try to see, dapat mo parehas siya og size diri almost diri sa to ang gigamit nato nga mga terms, no? Okay, living room, kitchen. Okay, so dapat mas murag dako-dako lang siya gamay. Oh, medyo hapit lang, no? So modify mo na to siya o let us say 3. Okay, hapit na, no? Mo na lang siguro na to o 5. Charo. Okay kana, no? Okay, so dili pa na siya enough class. Okay na ang text size. Pero ang iyahang distansya gikan sa dimension line, kinahanglan lang nato i-adjust. So yung offset, ang offset distance niya from the dimension line, set nato siya as 5. Then the symbols and arrows, it should be 5. The arrow size, the break size, okay, 5. Then ang iyahang extend from the tick should be at least, okay, 1. Then extend dimension lines 1. Okay, offset from the origin
5. Then okay. Okay, layo na di ay, no? Okay na na siya siguro, no? Ay muna lang nato siya siguro og 2.5. Ang atong offset from origin. May nito say, pasabotan ng offset from the origin. Ang atuang distansya sa atuang dimension line gikan sa atong object na to nga gitudlo nato siya is mo na siya iyang distansya, no? Para ani kini distansya niya gikan dire antong sa object. Then okay. So tama na ba? Okay. So i-expand ato lang i-extend ang ating kining iyang extension from the dimension line. So at least mga 5 himo na lang nato 5. Okay, extend beyond dimension lines muna to siya 5. Okay. So, close. Okay. Okay, parang balance eh. Ang sa picas na lang po, di muna lang na to og 3. Okay. Next. Okay, butang tag dimension dire, so DLI tudlo na to dire sa kanang yahang middle portion, or let us say ang sa may outer na lang, no? Outer nga object, outer part sa may object. Make sure nga yung dimension line class dili siya mo touch sa object. Okay, dili siya mag-touch dapat sa object. Okay, dapat neat kayo ang inyong dimension. It should be same sila o distansya. So, yung bana-bana on pila yung distansya diri, no? Okay, make sure ngayon yung dimension line di siya mag-touch sa object. Okay, so di na lang siguro na ako ibutang ang dimension diri, ah. Okay, anyway, mahibalaan man na siya diri, no? Okay, so ang diri lang. Okay, lang medyo layo na magukay siya. Okay, so we have diri na pod, no? From this portion, dili ang outer inyong hilabtan class kundi ang inyong center sa wall. Okay, medyo layo kayo. Okay, ang inyong indicate ang katong iyang mga partition. Distansya siya ang mga partition. Mga edges, no?
Okay, sunod nga butangan na itong dimension class is ang section. Kaya ang importante lang ay indicate na ito dito sa section is ang elevation niya. Okay, by the way, ito saan yung i-remove. Okay, so you need to indicate also the distance from the floor to ceiling. So, dili dapat mag-touch ang atong dimension sa object. Okay, importante nga indicate ninyo ang kuan class, distansya sa ceiling, kay mo nay tan-aon sa building official. Kung haom ba ang inyuhang distansya from roof to ceiling, kay naka-indicate na siya sa building code class, no? As a part of the requirement. Okay, so never mind na lang dili sa taas, no? Okay, naka-indicate naman na siya sa inyuhang elevation sa may A2 nga sheet. So dire inyuhang both i-kuan lang i-emphasize is ang distance from the floor. Right, so manata dire. So save na to, don't forget to save. Then we go to A2 nga sheet. So dire sa A2 nga sheet class, it is very important to indicate your material, kung unsay imong material gigamit dire sa imuhang side sa wall, sa imong bintana, no? Okay, so please indicate what kind of material is that one. Kung di rin, nagamit ka long span nga rib, okay, indicate nimo. Anyway, so I'll show you later. Tapos the type of door, okay, you must indicate that one. Alright, so we're back. Atong kinanglan lang nato ibutang diri sa to ang section part sa to ang sheet A3 is to ato pong indicate nato dire kung unsa ni siya dire dapita nga area. Okay, so let us copy this one.
Okay, so dili siya makapi. Model na to siya button. Indicator is the portion where the gutter bali ang kining slope sa imuhang atop no? Indicate nimo ang iyang rise. Okay, totally what class? Pag-abot dire class since nga dili man siya perfect no. Nga to ang sukod. Take note nga press ani no 3.32. So dili siya fix no. So pwede na ninyo himuon class nga 3.30 or 1.4. It's because pag-abot sa actual class kining sobra niya nga 2.02. Dili na siya, lisod kayo na siya ihap sa point class, no? Sa actual. Okay, so pwede na nimo i-fix. So let us say, instead nga ibutang nimo is 3.32. So imuon nimo ni siyang, okay, pwede nimo ni siya ma-edit class by double clicking. Okay, by double clicking. Okay, ako ni siyang imuon 3.30. Inisya is instead nga 1.42, imuon na to siyang 1.40. Then kini siyang 0.93, either could be imuon nimo siya 0.85 or 0.9. So for me, kini abot naman siya og 3, so imuon na kong 0.9.
95 or imo na lang nako og 0.90. Gusto na ko na fixed class, no? Wala na siya extra. Okay, so this one, so hapit-hapit naman siya sa 1, so imo na ko siya og 3.1. So i-run opti mo siya into tens, no? Okay, so on na siya, no? Ang ato ang output para sa ato ang activity 3. So don't forget to put your symbols para sa inyong Windows. Okay, so kana siya class, naka-designate na siya diri dapita, no? Sa ato ang floor plan. So we have, okay, each type of window na siya designated nga symbol. So sa tulo, that is window 1, sa katong duha, window 2, sa CR is window 5, then ang katong single is window 3, ang katong taas ng bintana is window 4. Okay, so each door nga makita ni mo diya sa elevation, mo siyang butangan o symbol. Okay, such as this one, no? Window 1, window 4, window 5. Sa door, we have dito, window 4. Okay, we have door 1. Okay, we have this one, no saler. Then, at the same time, direpod sa ato ang section. Okay, para dili mawala ang pagtanaw sa inyo ang plano. Okay, so moto to siya, no? Okay, so ang inyong isubmit ninyo, itong PDF nga file, by simply plotting this one, no? So you to plot this one into a PDF, so you need to go to file, then plot, then okay, no, nakaset naman ni siya daan. Okay, drawing to PDF, tapos naka A3, so okay lang na nimo.
dayon. Okay, name that one as A2 for A2 na sheet. No? Then A3 para sa A3 na sheet. Then same thing. So ano naman ko ikopya. So muna na siyang ako ang i-upload karon. Okay, so I hope this video helps. So thank you and God bless.